Ayun mga kapatid, good morning po sa inyong lahat dyan. Nandito po tayong muli sa welding area kasi may gagawin po tayong sign holder. Ngayon po kasi ay wala po yung mga kasama nating welder. So tayo na po yung gagawa kasi maliit lang po na naman po na parts at kakunti lang po yung welding. So let's go guys at samahan nyo ako sa aking paggawa nitong maliit na sign holders. Itong sign holder na ito ay may thread po sa kanyang likod. So kailangan po natin itap o lagyan po ng thread itong mga butas na ito. So, tingnan nyo ito mga kapatid. Ito po yung ginagawa natin. Yan, may nilagay po akong butas para mas madali pong i-align sa mga butas na ito. Yun. So, ang gagawin lang po natin ay i-align natin yung mga butas sa holes na yan kasi yan po yung design ko. Yan, ang purpose ko po sa mga butas na yan mga kapatid, ano? Ay para mas mapadali po yung production. Kasi pag inaline mo yan, yun, nilagay mo lang po yung pin, yan, ready to weld na siya. Saka hindi mo na kailangan ng jig, nandyan na lahat. Naka-align lang sa butas, yan po yung support niya sa likod, ready to go, ready to weld.
yan, pag naka-welding na mga kapatid, alisin na po natin yung pin. Yung pin na ito ay para maalala lang po yung mga parts po niya. Ayan. Muling gagawin po natin mga kapatid, i-weld na po natin yung plate na may thread. Yan, sa pinakaligod po niya. Yan mga kapatid, tapos na po yung trabaho natin, yung gumawa ng sign holder. Yan, ready for polishing na po siya. Yan, ganyan po, ready for polishing na po siya. Yon mga kapatid, salamat po muli sa inyong pagsubaybay sa ating buhay sa Canada. So sana po sa mga susunod pa po nating video, ay magsama-sama tayo uli upang maipakita ko sa inyo ang buhay talaga ng isang OFW ng Canada. Salamat po muli sa inyo mga kapatid. At sana po huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa ating channel. At pakiclick na rin po yung bell upang makita-kita po tayo muli sa mga susunod po nating mga video. Hanggang sa susunod po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!